Hello, hello mga ka-greet! Magandang umaga po sa inyo lahat. Narito na naman po ang inyong lingkod, Noel Agde TV, para maghatid sa inyo mga munting kalaman tungkol sa pagsasaka. This time, pag-uusapan po natin ang tungkol sa pag-aararo, pagsusuyod ng maraming tubig. Tama ba yon o hindi? Yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw mga ka-greet. So, ngayong araw nga po, pag-uusapan nga po natin mga kapwa ako magsasaka kung tama ba o hindi na tayo, suyod tayo ng suyod, araro tayo ng araro, dire-diretso yung agos ng tubig papunta sa kanal, malabong tubig yun ha, malakas yung tubig natin, nag-araro tayo, nagsusuyod tayo, nagtatraktora tayo na malabo ang tubig, na dire-diretso ang tubig sa kanal, dire-diretso ang tubig papunta sa may sapa, papunta sa ilog, papunta sa dagat, nawawala yung malabong tubig doon sa ating palayan. So yan ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-greet, kasi napakalaga pong pag-usapan yan. Yan po kasi ang isang dahilan kung bakit nagiging magastos tayo sa abono. Kasi po, yung sustansya ng lupa natin ay pinapaagos natin sa kanal, pinapaagos natin sa sapa, diretso sa ilog, diretso sa dagat. Kaya nawawala ang sustansya ng ating palayan. So, ang big answer ko po, pagdating sa bagay na yan, no, 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 no. Huwag po tayong mag-aararo, huwag po tayong magsusuyod ng dire-diretsong maraming tubig. Kasi po, yun nga po ang nangyayari, yung topsoil na supposedly ay pagkain na ng halaman natin, abono na po natin yon, ay napupunta pa, nasasayang pa, at nakakarating hanggang doon sa malaking ilog, hanggang sa dagat, narating na po yung ating topsoil. So, mahalagang malaman ninyo mga kababayan ko, mga ka-greet na mga magsasaka sa palay, kahit hindi sa palay, ang tawag po kasi dyan is parang soil erosion. Pag sa mga gulay, sa ibang halaman, ay nagkakaroon po ng tinatawag na soil erosion. Diyan naman po sa ating mga palayan, nagkakaroon po dyan ng tinatawag na pagkakaroon ng mga flooding during time ng tayo ay nagla-land preparation, dire-diretso sa katakawan na, sa katakawan sa tubig, o minsan naman ay dahil malakas ang tubig, malakas ang baha, eh diretso pa rin tayo ang nag-rotivate dun sa ating palayan, which is wrong. Ang laki po ng mga monetary, yung tinatawag natin ng mga financial importance ng mga ganong klaseng mga activities. Kasi po, ang nangyari, instead na gagamit lang tayo ng 6 na bag ng abono, 5 bag ng abono, pero dahil sa lagi natin ginagawa yun, ang nangyari, nawawala yung sustansya ng ating palayan, napupunta po doon at nasayang lang, papunta ng ilog, papunta nga ng dagat. So, wag na wag po tayong mag-aararo, magsusuyod, gumagalaw doon sa lupa ng malakas ang tubig at lumalabas po doon sa ating pinita. So, anong dapat? Ang dapat po, pag tayo po mag-araro, patubigan. Alright? Ano ba, bagong ani tayo, patubigan niyo po lahat yan. At doon sa area ng pinapatubigan niyo, make it sure na kapag nagpa-araro po kayo, eh, as much as possible, sarado na po ang pilapil. Kung meron mang bukas, eh, napaka-minimal lang po dapat ng pumapasok na tubig para hindi po tangayin ng agos yung ating topsoil, yung ating sustansya ng ating lupa na siyang bumubuhay doon sa mga itinatanim nating palay. Same with the other crops, like for example, nagtatanim po kayo ng mga iba-ibang klase ng halaman, lalo na pagka rolling yung lugar, eh malakas yung tubig, dire-diretso kayo nagagalaw, mawawala po yung sustansya ng lupa at matakaw po kayo sa abono. Quick lang po to na gusto kong ipahatid po sa lahat ng mga farmer. Dahil ang dami ko po talaga nakikita. Actually, ginagawa rin namin yan nung araw ng tatay ko nung hindi pa po ako nag-aaral ng agriculture. Eh, isa ko lang po nalaman yan nung ako po yung nakatapos ng agriculture at nalaman ko na yun pala ay punong-puno pala ng mga beneficial microorganism. Punong-puno po yun ang mga tinatawag natin ng mga organic matter at humus, inaagos lang, nawawala ang sustansya ng lupa. Very classic example po yan, yung lupa namin doon sa Australia, eh pagka tag-ulan, doon pa gustong-gusto magsuyod, doon pa gustong-gusto mag-araro, dire-diretso nag-araro, dire-diretso nagsusuyod, natatapon, yung malabong tubig po pala nun ay punong-puno po pala ng microorganism yun, punong-puno po pala ng topsoil at ng humus yun, napupunta lang po sa ilog na sasayang. Sa bagay, nakakain naman siya ng isda. Kaya nga lang, ang pobreng farmer, masyado tayo nagiging matakaw na sa abono. So, pinaka magandang gawin is isarado po ang pilapil pag tayo po yung nag-araro, nagsusuyod para po yung sustansya ay nandun lang within, nandun lang sa loob ng pinitak. So, medyo mabilis po ako magsalita ngayon kasi marami po ako na gusto kong itapik sa mga farmer at gusto kong mabigyan ng emphasis
yung ganyang klaseng topic. Na simpleng topic lang siya pero libo-libo halaga ng pera ang katumbas ng nawawala sa farmer at na i-convert sa waste, nasasayang lang po. So nagiging matakaw ka sa abono, nagiging matakaw yung lupa sa abono, tapos nagiging dependent na po siya sa abono. Alright, so minimal lang po ang patubig pag tayo po nag-aararo, nagsusuyod. Yan po ang aking tip sa inyo na pinakamaganda ay simulan nyo na pong gawin dun sa mga hindi nakakaalam. At alam ko marami rin po nakakaalam yan na hindi na po nila ginagawa, kaya po sila nagiging matipid na rin po sa abono. Alright, ang isipin natin kada harvest season, mag-stock tayo ng mga organic matter sa ating mga pinita at eventually pataas ang pataas yung organic content ng ating pinita at titipid po tayo sa lalo-lalo na sa mga tinatawag natin na synthetic na fertilizer. As much as possible, dumating yung panahon na tayo ay maging organic farming na yung ginagawa natin, tumaas ang tumaas yung organic matter sa lupa natin at matipid na po tayo sa synthetic fertilizer. So yun lang po mga ka-agreed, simpleng vlog lang po today, pero ang message is soil conservation. I-conserve natin yung soil natin para tayo matipid sa pagsasaka, para tayo makalaban sa mga imported na mga bigas, lagi kong sinasabi, at bumaba man yung presyo natin, eh at least mababa naman yung production cost natin dahil sa ating mga technology na ginagawa. Malaking bagay na po yun sa Filipino farmers. So yun lang po mga ka-greet. Mabilisan lang, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa Noel Agri TV. Hanggang sa muli po, lagi nyo tatandaan dito sa ating munting channel, Noel Agri TV, farmers ang bida! Boom! 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 Nako, sabi ko sa inyo, pagka may laban si Pacquiao, nahahype ako eh! Lapit na yan, August 21, manood tayo mga agri!